nagtatanong, paano daw gawin ang steam fish? Yan. Ang unang gagawin nyo, i-steam nyo lang dito. Ganito lang, kailangan nyo ng stainless o kaya ceramic, huwag plastic ha. Ito kasi pwedeng kalahati lang or pwedeng ano buong isda eh. Mahilig kami sa isda. Kaya buo na. Ito yon. Kailangan siyang i-steam. Ang gagawin nyo, maglagay kayo ng tubig. Hindi sa loob ng yung ano plate. Kumbaga sa ilalim. Eh, pag nag-steam kasi, siguro mga 10 to 15 minutes. Eh, ito kasi tapos na. Pag 10 to 15 minutes, ano na yon. Tansyahin nyo, depende sa isda. O kaya, depende dun sa laki ng isda. Eh, ito kasi galing sa freezer. Pero, mas magandang isda, ano siya, kailangan fresh. Ito naman, ang gagawin nyo, magpainit kayo ng mantika. Dapat mainit na mainit ang mantika. Yung sobrang init. Ito kasi, tapos ko na siyang, ma-steam. Para ipakita ko paano gawin ang steam fish talaga. Okay. Ang gagawin nyo, dapat may pangkuha kayo kasi mainit to eh. Sobrang init to. Di ba magtutubig talaga yan? Dapat, pag nag-steam kayo, syempre, i-cover nyo yung, kasi roll-on. Ano paggamit nyo, parang frying pan. Pero ito kasi, tinatanggalan ko ng tubig. Yung iba ayaw. Pero tinatanggalan ko to ng tubig kasi maglalagay ako ng patis. Simple lang naman, dapat nag-chop kayo ng onion leaves. Ganito. Tapos, nilalagay ko lang ganyan. Kasi kinakain din namin tong onion leaves eh. Hindi to decoration. Talagang kinakain namin to. Yan, ganyan. Tapos, i-ano mo lang siya. Tapos, ito, marami kasi kami maglagay eh. Pati luya. Naglalagay kami ng luya. Yan. Tapos, nagpakulo ka na dapat ng mantika. Hindi kami din nag- mantika. Sorry, nag-oil. Yan. Dapat nagpakulo ka na ng mantika. Kasi, lulutuin natin ang mantika. Tapos, dito medir. Ito, nilalagyan namin ng patis. Yan, ito lang ang ano niya. Optional lang tong, kalamansi. Pag ayaw nyo ng kalamansi, okay lang. Pero naglalagay ako kasi ibang taste kasi pag may kalamansi. Yan, patis lang talaga. Tapos, pwede na natin ilagay yung mantika. Sobrang init dapat ang mantika kasi lulutuin siya sa mantika din eh. Kumbaga, hindi siya masyadong oily itong kasi matatansya mo yung na mantika. Yan. Di ba, init na, mainit talaga yung mantika. Dapat sort of distance, huwag kayo masyadong malapit kasi mag-ano yan eh. Yan. Kung makikita nyo po, yan. Tansyahin nyo lang yung mantika, pwedeng konti lang. Kasi para hindi naman siya masyadong oily, depende sa inyo. Kasi ito kasi, ang maganda kasi nito, hindi na siya masyadong oily pag prito kasi, di ba, minsan nakakasawa. Kaya ito, mas maganda, healthy pa siya. Kasi ang steam fish naman, naluluto din yung mga ilang minutes, 10 to 15 minutes, o kaya 20, depende sa inyo. Pero mas maganda ha, fresh na isda. Ganyan lang, simpleng ganyan lang, pero sobrang malasa na siya. Kaya kailangan nyo ng mantika, sobrang init din. Kasi ilalagay nyo yung mantika. Ganun lang ang ginagawa ng pagluluto ng steam fish. Patis lang talaga. Optional na yung gusto nyo optional lang yung kalamansi. That's all for today. Bye-bye!